Ang shrimp dumpling ay isa pa sa mga produktong dim sum. Ito ay maaaring i-deep fry o di kaya naman ay steam. Ang mga sangkap sa paggawa ng shrimp dumpling ay ang mga sumusunod. Para sa dough na magsisilbing balat ng shrimp dumpling, 2 tasang all-purpose flour at 1 tasang mainit na tubig. Para naman sa filling, 3 tangkay ng tinatad na Chinese cabbage, 1/2 kutsaritang tinatad na sibuyas na mura, 1/4 kilong buong hipon, at 1/4 kilong tinatad na hipon, 1 kutsaritang tinatad na luya, 1/2 kutsaritang asin, 1 kutsarang cooking wine, 3 kutsarang sesame oil, 1 kurot ng paminta, toyo, suka, at 1 litrong mantika. Kakailanganin din ang mga sumusunod na kagamitan. Mixing bowls, dough cutter, saucepan, steamer, tongs, at stove. Una natin gawin ang dough ng shrimp dumpling. Para dito, ilagay ang 2 tasang all-purpose flour sa working table. Buhaghagin ito at gumawa ng puwang sa gitna. Ibuhos dito ang mainit na tubig. Maingat na haluin ang flour mixture para hindi tumapon ang tubig. Masahin ito hanggang sa wala nang dumidikit sa kamay o sa mesa. Kung wala nang dumidikit sa kamay habang binamasa, ilagay muna ang flour mixture sa mixing bowl. Takpan ng mamasa-masang katsa at pahingahin ng mga 20 minutos. Samantala, maaari na nating gawin ang filling habang pinapahinga ang masa. Para dito, sa 1 mixing bowl, paghaluin ang 1/4 kilong tinatad na hipon, 3 tangkay ng tinatad na Chinese cabbage, 1/2 kutsaritang asin, 1/2 kutsaritang tinatad na sibuyas na mura, at 1 kutsaritang tinatad na luya. Isama rin dito ang suka, long kutsarang sesame oil, isang kurot ng paminta, kaunting toyo, at ang 1 kutsara ng cooking wine. Haluin ang husto at siguraduhin na ang mga sangkap ay hindi nagtutumpok-tumpok. Ganito ang kalalabasan ng magiging filling ng shrimp dumpling. Kung tapos nang gawin ang filling at nakalipas na ang 20 minutos, maaari na ngayong ipagpatuloy ang paggawa ng dough ng shrimp dumpling. Kunin ang pinahingang dough. Masahin ulit ito at iporma ng parang baston. Ang laki nito ay dapat mga 1 1/2 pulgada. Mula sa reseping ito ay makagagawa tayo ng mga 40 hanggang 50 piraso o depende sa laki ng gagawin na dumpling.
maaari na ngayong maglagay ng filling ng shrimp dumpling. Para dito, hati-hatiin ang dough ng tig 1/3 na pulgada. Kumuha ng isang pirasong masa at pisa-pisain ito para lumapad. Ito ang magsisilbing pambalot ng shrimp dumpling. Ang diameter nito ay dapat mga 4 na pulgada. Kumuha ng mga isang kutsaritang filling at ilagay ito sa gitna. Kumuha rin ng isang buong hipon at ipatong ito sa filling. Kunin ang isang gilid ng masa o dough at takluban ang filling para magmukhang half moon. Pisa-pisain ang mga gilid ng dough upang magsara ito at tuluyang matakpan ang filling. Mag-ingat lang sa pagtataklob ng dough upang hindi ito mabutas. Gawin ito hanggang sa maubos na ang dough at filling. Ang pagluluto ng shrimp dumpling ay maaaring sa pamamagitan ng steaming o deep frying. Para sa pag-steam, kunin ang kalahati ng nagawang dumplings at ilagay ito sa bamboo tray. Ito ngayon ang ating isi-steam. Steam ito ng mga 15 hanggang 20 minutos. Sa pagdi-deep fry, kunin ang 1 litro ng mantika at painitin ito. Kapag mainit ng mantika, isa-isang ihulog ang dumplings. Malalamang luto na ito kapag golden brown na ang kulay. Pagkahango ng mga piniritong dumplings ay patuluin muna ang sobrang mantika nito. Kung tapos nang mag-steam, tanggalin agad ito sa steamer. Ingatan ang pagtatanggal ng dumplings upang hindi mabutas ang balat nito. Mas masarap ihain agad ang shrimp dumplings habang mainit pa. Ang hopya ay isang popular na merienda ng mga Pinoy na inimbento ng mga Chino. Ito ay isang uri ng baked dim sum na nilalagyan ng iba't ibang klase ng palaman. Pag-aaralan natin ngayon ang paggawa ng dough ng hopya at ang 2 uri ng fillings o palaman nito, gaya ng monggo at baboy. Narito ang mga kagamitang kakailanganin sa paggawa ng hopya. Oven, stove o gas range, rolling pin, aluminum tray, weighing scale, kawali, sandok,
mangkok, measuring cups, dough cutter. Ang una nating gagawin ay ang dough o pastry ng hopya. Ang mga sangkap nito ay 2 tasang all-purpose flour, 1/2 tasang tubig, 1 kutsarang corn syrup, 4/4 kutsaritang asukal, at 1/2 tasang pork lard o mantika ng baboy. Naririto ang pamamaraan ng paggawa ng dough o pastry ng hopya. Ilagay ang 1 tasang all-purpose flour sa working table at ihalo dito ang asukal. Lagyan ng puwang ang gitna ng mga sangkap na ito. At ibuhos dito ang 1/2 tasa ng tubig. Isunod ang dark syrup. At 1/4 tasang mantika ng baboy. Haluin ang mixture hanggang sa maging buo ito. Pagkatapos, idagdag ang natitirang 1/4 tasang mantika ng baboy. Masahin ang bahagya. At takpan ng mangkok. Ipahinga ng 30 minuto. Habang ipinapahinga ang dough, gawin naman ngayon ang paste nito. Ang mga sangkap na gagamitin ay 1 tasang all-purpose flour at 1/2 tasang pork lard o mantika ng baboy. Sundin ang mga sumusunod na hakbang para makagawa ng paste ng dough. Ilagay ang 1 tasa ng all-purpose flour sa working table. Gumawa muli ng puwang sa gitna nito at ibuhos dito ang 1/2 tasa ng mantika ng baboy. Masahin at gawing korteng parehaba na may 1/4 inch ang kapal. Isantabi muna habang ginagawa ang palaman ng hopya baboy. Naririto mga sangkap na kailangan sa paggawa ng filling ng hopya baboy. 1/4 tasang mantika ng baboy, 1/2 tasang chopped na sibuyas, 1 tasang tubig, 1/4 tasang sesame seeds, 1 tasang all-purpose flour, 1/2 tasang pinirito at dinurog na taba ng baboy, 1/2 tasang asukal, at 1 tangkay ng sibuyas na mura. Sundin lamang ang sumusunod na hakbang sa paggawa ng filling. Isa lang ang kawali sa kalan. Ilagay ang taba ng baboy sa kawali at tunawin ang taba. Pagkalipas ng ilang sandali, mapapansin na unti-unti nang nahihiwalay ang mantika sa taba ng baboy. Hanguin ang mantika at isalin sa bowl. Matapos gawin ito, magsalang ng panibagong malinis na kawali sa kalan. Ibuhos ang mantika ng baboy sa kawali at painitin ito. Kapag mainit na ang mantika ng baboy, igisa ang sibuyas. Haluin. Pagkatapos ay idagdag ang tubig. At isunod ang sesame seeds. Ihalo rin dito ang dinurog na pinamantikang baboy. Pagkatapos, ibudbod ang asukal.
unti-unti ring ibuhos ang all-purpose flour habang hinahalo. Hintayin lumapot. Isunod na ihalo ang sibuyas na mura. Patayin ang stove at pagkatapos ilipat na ang mixture sa bowl. Samantala, ang mga sangkap na manggagamitin sa monggo filling ay 2 tasa ng red monggo, 2 tasang asukal, 3/4 tasang mantika, 1/2 tasang mantika, 8 tasang tubig. Ang una nating gagawin ay ang monggo filling o palaman ng buchi. Sundin lamang ang mga sumusunod na hakbang. Maglagay ng 8 tasang tubig sa kaldero. Magtimbang ng 1 pound na monggo. Isalin ang tinimbang na munggo sa kaldero at pakuluan nito hanggang sa lumambot. Kapag ang munggo ay malambot na, salain ito sa pamamagitan ng strainer. Sa tulong ng tinidor, durugin ang munggo. Pagkatapos, ilipat ang nadurog na munggo sa kawali. At muling isalang sa kalan. Ibuhos naman ang 3/4 tasang mantika. Isunod namang ihalo ang 2 tasang asukal at haluin itong mabuti. Hintayin lumapot at maging malagkit ang mga sangkap. Kapag ito ay malagkit na o mumuumuo, ilagay ang mixture sa bowl. Iisang tabi at palamigin. Sumunod namang ihanda ang palaman. Sa pag-aanda ng palaman, maglagay ng arena sa platform ng timbangan at magtimbang ng 15 gramo ng pork filling sa tulong ng weighing scale. Bilugin ang mixture at pagulungin ito sa flour bago ilagay sa tray. Ganon din ang gawin sa monggo filling. Tumimbang ng 15 gramo ng munggo at bilugin ito bago ilagay sa tray. Pagkatapos maihanda ang filling, maaaring na tayong magpalaman ng hopya. Para dito, lagyan ng mantika ng baboy ang working table. Kunin ang ipinahingang dough o pastry. At lagyan ng mantika ang ibabaw nito.
Sa pamamagitan ng rolling pin, panipisin ang dough. Durugin ang inihandang paste at ilagay ito sa kalahating bahagi ng ibabaw ng dough. Itupi ang dough upang matakpan ang paste. At muling itupi ng 2 beses. Ipahinga ito ng 2 minuto. Pagkalipas ng 2 minuto, ang pinahingang dough ay panipisin sa pamamagitan ng rolling pin. Irolyo ang pinanipis na dough at gawing parang baston. Putulin ang malabastong dough ng tigo 1¼ inch. Kumuha ng 1 pinutol na dough at pisain ng palad. Lagyan ng pork filling at balutin ang husto ito ng dough. Huling pisain ang pinalaman ng dough sa pamamagitan ng palad. Bahagya lamang ang pagpisa upang hindi lumabas ang palaman. Pagsaklubin ito at ilagay sa tray. Sa tulong ng brush, pahira ng egg yolk ang ibabaw ng hopya upang magsilbing frosting. Samantala, iba naman ang pamamaraan ng pagpapalaman ng hopya munggo. Una, kumuha ng dough. Pisain at ipatong dito ang mongo balls. Balutin ng dough ang mongo balls. At ilagay sa tray. Kunin ang hopya molder at isawsaw ito sa all-purpose flour. Pisain sa tulong ng hopya molder ang hopya. Pahira ng egg yolk ang hopya. Ngayon ay maaari na nating i-bake ang mga nagawang hopya. Iset ang oven regulator sa 450 degrees centigrade ng 30 minuto upang ma-preheat ito bago isalang ang hopya. Kapag mainit na ang oven, maaari nang i-bake ang hopya. Ang pagkakasalang ng hopya sa loob ng oven ay kailangang magtagal ng 15 hanggang 30 minuto. Pagkalipas ng 15 hanggang 30 minuto, maaari nang tanggalin ang hopya sa oven. Maaari nang kainin ang mga nagawang hopya munggo at hopya baboy. Sa araw na ito ay ating matututunang gawin ang paggawa ng kikiam na isa ring dim sum recipe. Para dito, mangangailangan tayo ng mga sumusunod na kagamitan. Mangkok, tray, bowl, sandok, stove, at kawali. Para naman sa mga sangkap, kailangan natin ng kalahating kilong giniling na baboy, 1 tasang water chestnuts, 250 grams na sibuyas, 10 kutsarang cornstarch, 1 pirasong carrot na tinadtad ng pino, 2 pirasong itlog, asin, kikiam wrapper na mabibili sa palengke at supermarkets, mantika, at tubig. Narito naman ang mga hakbang sa paggawa ng kikiam. Ibuhos ang kalahating kilo ng giniling na baboy sa 1 bowl. Pagkatapos, isunod dito ang 250 grams ng sibuyas. Lagyan ng asin.
Idagdag ang isang tasang water chestnuts. Ihalo din ang isang tinatad na karot. Dagdagan ang mixture ng 2 pirasong itlog. Haluing mabuti. Habang hinahalo, dahan-dahang idagdag ang 10 kutsara ng purong cornstarch. Siguraduhin maayos ang pagkakahalo. Matapos mahalo ang mga sangkap, kumuha ng katamtamang dami ng mixture at ilagay ito sa isang kikiam wrapper. Irolyo ito. Upang hindi bumuka ang kikiam wrapper, pahiran ng konting tubig ang mga gilid nito. Gupitin ang magkabilang dulo ng kikiam wrapper upang maging pantay. Gumawa pang muli ng kikiam hanggang sa maubos ang mixture. Tapos, ilagay ang mga nagawang kikiam sa isang tray. Samantala, ihanda na ang steamer na may tubig at painitin ito sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Kapag mainit ang steamer, maaari nang ilagay ang kikiam dito. Steam ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Pagkatapos mag-steam, iprito ang mga ito ng lubog sa mantika. Hintayin maging golden brown. Ngayon ay luto na ang ating kikiam. Mula sa reseping ito, makagagawa kayo ng 10 hanggang 20 piraso ng kikiam. Ngayon naman po ay ating pag-aaralan ang paraan sa paggawa ng diced hopya na isa ring recipe ng dim sum. Para dito, mangangailangan tayo ng mga sumusunod na gamit. Flat frying pan, measuring cups, kaldero, kalan, sandok, mangkok, dough cutter, weighing scale, salaan, tray, bowl, at kawali. Para sa paggawa ng dough ng diced hopya, kakailanganin natin ang mga sumusunod na sangkap. 1 pirasong itlog, 2 1/3 na tasang cake flour, 1 pirasong pula ng itlog, 1/2 kutsaritang baking powder, 1/4 tasang mantika ng baboy, 1/8 kutsarita ng asin, 2 kutsara ng dark syrup, at 1/2 kutsaritang vanilla. Para naman sa filling, kailangan natin ang 2 tasang red mango, 1 3/4 hanggang 2 tasang asukal, 2/3 hanggang 3/4 tasang mantika at 1/2 tasang tubig. Una nating gawin ang palaman ng diced hopya. Maglagay ng 8 tasang tubig sa kaldero.
katimbang ng 1 pound na monggo. Isalin ang tinimbang na munggo sa kaldero at pakuluan ito hanggang sa lumambot. Kapag ang munggo ay malambot na, salain ito sa pamamagitan ng strainer. Sa tulong ng tinidor, durugin ang munggo. Pagkatapos, ilipat ang nadurog na munggo sa kawali. At huling isa lang sa kalan. Ibuhos naman ang 3/4 tasang mantika. Isunod namang ihalo ang 2 tasang asukal at haluin itong mabuti. Hintayin lumapot at maging malagkit ang mga sangkap. Kapag ito ay malagkit na o mumuumuo, ilagay ang mixture sa bowl. Iisantabi at palamigin. Kapag ito'y lumamig na, kumuha ng mixture at magtimbang ng 15 gramo bawat isa. Bilugin ang munggo. Ang mixture ay maaaring makabuo ng mahigit kumulang 20 pirasong bilog na munggo. Gawin naman natin ang dough o masa ng diced hopya. Ibuhos ang 2 1/3 cups ng cake flour sa working table o mesa. Sa tulong ng dough cutter, gumawa ng puwang sa gitna nito. Pagkatapos, ibuhos sa gitna nito ang 2 kutsarang dark syrup. Isunod dito ang 1 pula ng itlog. At dagdag ang kalahating kutsaritang vanilla at 1/8 kutsaritang asin. Maingat na haluin sa pamamagitan ng kamay. Habang hinahalo ang mga sangkap, unti-unting idagdag ang 1 tasang mantika ng baboy. Haluin ang dough ng mabuti at masahin hanggang sa maging elastic o malagoma na ito. Matapos masahin, pahingahin ang dough ng 20 minuto sa bowl. Sa paglalagay ng filling, matapos mapahinga ang dough, maaari na itong lagyan ng palaman. Tumiwa ng kapirasong dough at timbangin ito ng 15 gramo. Pag natimbang na, gawing flat ang dough at pahiran ng konting mantika ng baboy. Pagkatapos, lagyan ng dough ng binilog ng monggo filling. Balutin ng dough o masa ang monggo filling. Gawin ito hanggang sa mabalutan ang lahat ng monggo filling.
Samantala, painitin ang flat frying pan. Kapag mainit na ang frying pan, isa-isang ilagay dito ang mga nagawang hopya sa tulong ng dough cutter at siyanse. Ikorteng kwadrado ang mga hopya. Tandaan lamang na sa pagluluto ng diced hopya, hindi nangangailangang gumamit ng mantika. Ang mantika ng baboy na hinalo sa dough ang pipigil sa paninikit ng hopya sa frying pan. Iprito ang bawat gilid ng diced hopya hanggang sa maging golden brown. Kapag naluto na, ilagay ito sa cooling rack o di kaya'y sa plato. Luto na ang diced hopya. Mula sa reseping ito, makakagawa kayo ng 30 hanggang 50 piraso ng diced hopya.